salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang luntiang umaga sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na marinig at malaman ang proyekto ni Mayor Benhur Avalos na nakakapagbigay hindi lamang ng kabuhayan sa mga out-of-school youths ng Mandaluyong na siyang magdudulot ng kapayapaan, peace and order sa Mandaluyong at sa mga karating bayan, kundi nagbibigay din ng tulong sa recycling movement bilang pagpatupad ng Ecological Solid Waste Management Law. Binubunong ko ngayon lang kay former Secretary Dedet Cozon at ating co-awardee sa United Nations. Kailangan ko rin mamalaki at UNEP, no? Kasama ko yan sa Green Advocacy Nationwide and Worldwide, na kung nagagawa yan ng NGO gaya ng Mandaluyong, bakit hindi natin ipatupad kaya sa buong Metro Manila o sa buong bansa? At ang isang network gaya ng pinamumunuan ni Secretary Cozon ay maaaring maging consultant ng MMDA. Sana kung narinig lang ako ng kaibigan kong si Francis Tolentino, former mayor of Tagaytay City, I think Benhur is meeting Francis at 2 o'clock today. Maybe you can tell him about this big engagement where all of us spoke from our different sectors and already say, I don't know if Benhur has a time, if Secretary Cozon can already implement what you are doing there. I think one of her staff is now with you, the one who presented the brick. You said that even Manila buys your bricks. My God, lahat ng plastic, lahat ng styrofoam na sinasabi nyo at lahat ng basura, kung magagawa natin yan. And I was telling Secretary Cozon, there is no downside here. Wala sigurong kontrapelo dito dahil ito'y makakabawas ng basura ng mayor at sakit ng ulo. Ito'y makakabawas ng sakit ng ulo sa sakit dahil buwang mawawala ang basura at kukunti at magkakaroon pa ng kabuhayan ang mga out of school youth at ibang mga walang trabaho. Kaya win-win-win lahat eh. Wala akong makita kukontra sa ganyang mga pangyayari. Ito lamang ay magaganap kundi dahil sa isang punong gaya nito na sinagawa ng SM. At ako'y nagpapasalamat ng muli kay Lisa, kay Annie Garcia, President of Supermalls, sa kanilang pagbibigay ng mga forum gaya nito na hindi lamang promotions, kundi talagang pinapatupad ang mga batas sa ginawa natin. Bilang isang mambabatas, mula noong 1998, hindi naman ako lamang ang gumagawa ng batas. Maraming mga miyembro ng Kongreso, sa mababang kapulang Senado, at siyempre sa mga pribadong sektor at sa lokal na pamahalaan. Si Secretary Dedet at marami sa kanyang network ang tumulong sa pagpatupad ng ating Clean Air Act at ng ating Solid Waste Management Law. Hindi perfecto ang batas, lalo na sa pagpapatupad, pero kailangan namin ang tulong niyong lahat, lalo na ang pribadong sektor sa pag-implement nito. Alam natin, less than 20% pa lang ang implementation ng Solid Waste Management Law, which was enacted way back in January of 2001. But at least there's City of Mandaluyong, there's SM Supermalls nationwide, and there's all of you here, hundreds of you here. Sabihin lang nyo sa inyong barangay captains at gawin lang nyo sa inyong bahay, maybe that 20% can increase. But I think the Philippines is in an ICU situation and so is Metro Manila. We should speed up the process of implementing already enacted laws on the environment and making sure that not just government, huwag tayo maghanap ng solusyon sa gobyerno. Puro turo-turo kasi ang gobyerno ganito. Let's do it on our own. And I'm glad also that there are artists like Mr. Valdemar who shares his talent and artistry in trying to promote something as the eco bags and the beautifully designed eco bag today. So I laud SM and I hope that establishments, I think Jollibee, Karina Agarawan, old friend, from many other causes is also here. Linda Panukat is also here. And ang mga kabataan, iba't ibang mga eskwelahan ay nandito rin. Ako ay natutuwa na meron kayong proyekto gaya nito dahil alam natin, hindi ko lang kung tama yung figures ito. Secretary Bebet, correct me. Ayon sa nabasa kong figures ay kada minuto, 1 milyong plastic bags ang kinukonsumo worldwide. That boggles the mind if what we researched was accurate. 1 million plastic bags are consumed worldwide every minute and billions of plastic bags are considered or have become litter worldwide every year. With that kind of litter that we cause and that we don't do anything about, catastrophe is sure to come. But that need not happen if all of us will do our share. It was said earlier by one of the speakers, the time to act is now.
Yes, I agree. I've always said that. But maybe on second thought, the time to act was yesterday. So let's do it now. So thank you very much, Annie, Lisa, yes, Secretary Devitt and Mayor Benner and all of you. I am one with you. The Senate is just here. I am here. And if there's anything I can do to amend existing laws, to introduce new laws, but I've always said that we are a country with too many laws. We just have to make sure that we implement this. And I'm glad that there are cooperators in this endeavor. Maraming salamat sa inyong lahat. Isa ang binti ang umaga sa inyo. Thank you.